Walang imposible sa taong nagpupursige. Yan ang pinatunayan ng astig na mag-ina sa Baguio City at isang lalaki sa Zamboanga City na pinanganak na walang mga kamay at paa. Sa kabila ng kanilang estado sa buhay, ay nagawa pa rin nilang magtapos ng high school ngayong taon. Magbabandila si Ada Sibayan. Doble ang saya ni Aling Deseline ngayong graduation. Sa edad na 43, graduate na siya sa high school at kasabay niya pa ang anak na si Lorena. Natatawa ako, ma'am, at naiiyak. Parang naiilang ako sa sarili ko, ma'am, kasi ang tanda-tanda ko ng mag-aral. Wala po akong naramdamang hiya kasi wala naman pong masama kung mag-aral siya kasi ang gusto niya lang naman po is yung makapagtapos siya ng high school para ma-permanent sa trabaho niya. Namasukan siyang kasambahay sa Baguio hanggang sa maging janitress sa Baguio City National High School. Sa eskwelahang ito, nakuha ni Aling Deseline ang kanyang diploma. Ito yung walis na ginagamit niya para magampanan ang kanyang trabaho. Sandata pa nga kung ituring niya yan. Pero ngayon, nakapagtapos na siya sa sekundarya, susi naman daw para makamit yung kanyang mga pangarap ang diplomang natanggap. Sina-challenge ko rin yung mga estudyante. Hindi hadlang ang katandaan para mag-aral. Hindi naman naging hadlang ang kapansanan para makapagtapos sa sekundarya si Gaspar Salem. Ipinanganak siyang walang kamay at paa. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil may pag-asa tayo hanggang nandyan ang Diyos. Pangarap ni Gaspar na maging isang architect balang araw. Para sa Bandila, Ada Sibayan.